Good morning mga ka-sound. So, welcome po ulit sa ating channel. Tagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog, gawa ng medyo naghigpit dito sa aming lugar, pero may event pa rin naman kahit papaano. Yun nga lang kasi iniiwasan ko na lang din na makita sa camera na sa kabila ng lockdown ay may mga nag-i-event. Although mga intimate events, pero sinusunod naman yung protocol ng iba, kaya lang yung iba siyempre hindi maiwasan, kaya lang yung ibang mga event kasi kailangan ng maingaw. So kahit na mga nasa bahay lang na nakakapag-event kami, pero ngayon kasi is Muslim wedding, kaya gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung event, o particularly yung sound setup sa isang Muslim wedding. Maaga akong nagising dahil umuulan. So, nagantabay ako, medyo humina naman na. Hopefully, hindi na magtuloy ang ulan kasi walang bubong yung service natin. Pickup truck yung gamit ko sa pangakot. So, habang maaga, magkape muna tayo. Pagkatapos ko magkape, mamalingki muna ako at tutuloy ko mamaya yung vlog ko. Pero bago yan, i-update ko kayo sa mga dadali nating gamit mamaya sa event. So ayan na, pagising ko, maambon, maula, pero huminto naman na. Sana hindi na lumakas dahil ang service ko ay ito, pickup truck. Open siya sa likod, pero yung mga masisela na gamit, dito ko nilalagay sa backseat ko. Tapos yung mga nasa likod, kinocover ko na lang ng toldo. Medyo magulo itong bodega ko dahil may hinahanap akong cable kagabi. So ang mga dadalin ko lang ngayon, dalawang mid-high. Dadalin ko ito, tetestingin ko. D8 lang ito, pero branded kasi FBT. Susubukan ko ilakas niya mamaya sa isang covered court. Dadalin ko itong rack na to. Dito yung mga mic, EQ. Isang box ng mga kable. Ayan. So pag may event, daladala ko itong buong ito. So mapa small event or sa isang covered court, kasya lahat ito. Mas prepare ko yung ganitong kahon dahil kahit maulanan siya, hindi mababasa yung laman niya. Tatlo ang ganto ko. Itong isa, puro mga extensions naman yan. Tapos ito, dadaling ko rin itong power distribution box. Ito yung kanyang cord. Itong isang box na to, parled ang laman yan. Anim. Isang maliit na box ako dito, nandiyan yung mga handheld mic, computer, DJ controller. Itong aking bagong lighting controller, dadaling ko rin yan. Nandito yung mga tripod. Tapos may dalawang subwoofer ako dito. By the way guys, beta 3 lahat ng speaker ko. Meron pa akong nakatago doon na dalawang mid-high na Sigma. Maliban sa mga beta 3 na yon, ito lang yung nag-iisang brand ko na FBT. Mura ko lang nabili kasi ito kaya naiba siya sa mga brand ng speaker na gamit ko. Nabili ko lang to sa halagang 800, pero napakamahal yan kahit maliit lang. Tapos ito, lagi kong daladala yung toolbox. Napakahalaga ng may toolbox para if in case na kailangan ko mag-troubleshoot anytime. Ito first time ko ipakita ang laman ng toolbox ko. Mga battery, mga disposable lang naman yan. Itong isa branded, sa tester ko ito ginagamit. Kasi itong mga to sa mga remote, mga spare na plug, Allen wrench, soldering lid,
remote ng smoke machine, maliliit na screwdriver, tapos mga spare na XLR, male, female, mga RCA jacks, PL, tapos meron ka mga adapter dito sa mga aux out ko ginagamit dito sa mixer. Buksan natin. Sa unang layer, mga essential tools. Pinaka-importante siyempre, screwdriver plus at saka yung flat. Dapat maganda yung pinaka-rubber niya para if in case na pang-i-screw mo to ng breaker, kahit na live power siya, hindi kayo makukuryente. Diagonal cutter. Ito lagi kong favorite tool ko talaga ito, dahil sa paggawa ng mga cable, pagwalat ng cable, ito laging gamit ko. Plies, long nose, tester. Ito yung pandetect ko ng hot sa mga outlet. Kung kailangan kong hanapin yung hot, ito gagamitin ko. Metro, cutter, tsaka brass. Maganda rin pagka ang mga gamit nyo iisang brand para magandang tignan. Tapos dito sa loob meron akong tester, same brand dun sa mga hand tools ko. Meron akong gloves, spare na socket, mga tape, masking tape, double-sided, duct tape, electrical tape, meron akong martilyo dyan, mga zip tie, mga velcro, pang cable management, napakalaga sa akin ito. Mga maliliit na zip tie. Meron akong original na spare na coil, voice coil ng para doon sa Beta 3. Ito ang pag nasisira ang powered speaker, yan ang unang-unang nasisira. Pero so far, 3 years, wala pang naging problema. Pero gusto ko laging handa. May dalawa akong ganito. Ano pa ba meron dito? Hindi ko na ilalabas lahat. Mga spare na cable, mic holder, thumbtacks, spare na mga plug. Yan. Nandito rin yung panghinang, desoldering iron. Ano ito nito? Pinang susungkit ko to. Battery sa ilalim. Mga adapter. So, yun lang, usually laman nito, pero napaka-essential niyan. Ayoko kasi pag sa event, pag may kailangan ako, nahihiram ako sa ibang mga supplier. So, maganda yung may sarili ko yung gamit. Yun lang. Itong aking stockroom bodega, terrace lang ito Dito lang sa harapan ng bahay. Ito mga paninda namin yan. Dishwashing liquid. Sideline, extra income namin. Dito lang yan sa tapat ng bahay. So, mabili yan kasi araw-araw ginagamit ng mga tao. Okay? So, sa ilaw naman, dadalhin ko ito mamaya. Mga RGB par LED, 10. Yung sa baba, amber white, 6 yan. So far, yun lang. Kasi basic setup lang. Yung beam light ko nasa loob, yun. So, since wala namang required na beam light ngayon, may iwan na siya. So, ito lang. So, sa mga nagbabalak na mag-start ng maliit na lights and sound system, kung walang problema, kung wala kayong opisina, wala kayong bodega, meron lang kayong maliit na space sa bahay, pwede. Actually, ang kinikater ko naman lagi is wedding, debut,
mga kiddie party, kaya ito lang yung mga system ko. Pero pag ang event sa isang malaking covered court, kayang-kaya ko namang punuin. Okay, so balikan ko kayo mamaya pagka nagkakarga na kami sa sasakyan. So yun na nga, umambun kanina, kaya although huminto na ulit, pero for safety kinaveran ko na. So nandiyan ang dalawang sub, mga cables, mga ilaw, tapos sa loob yung ibang mga gamit na maliliit. Ayan sa likod yung mga controller, dalawang speaker nandito, yung box ng computer nandiyan. Mga apprentice ngayong araw, si Michael at saka si The Boy. So punta na kami sa venue, see you later guys. Dito na kami sa venue. Ito yung venue. Malaking function to. Merong parang tennis court doon. Ito yung pinaka parang pavilion. Galing na ako dyan. Pero doon kami ngayon sa baba sa court. Oh, so magbababa muna kami ng mga gamit. Medyo buhatan pagdating doon sa baba. So balikan ko kayo later. Medyo ang hirap ng buhatan. So, ito yung venue namin, covered court, catering, stage, hindi na rin na-decor. Mga tropa natin yan. Dito ako pupwesto. Okay, set up ko muna, then balikan ko kayo later. Ito ang kanilang breaker. Buti na lang maraming spare, pero puro kalawang na eh. Meron silang spare dito, apat. So think dito ako kukuha, tetest ko lang to kung meron. Tapos na kami mag setup. Ito ang aking power distribution. Kabilaan to mayroong 6 na 20 amp sa likod, yung main feed size 8, size 10 na royal cord. Tapos meron akong dito voltmeter. Ang taas ng kuryente ngayon, 248. Ang main ko ay 50 amps. Tapos meron akong apat na 16 sa likod, 6 na 20 amps. Usually itong apat lang ang nagagamit ko pagka mga ganitong setup. 40 meters to, dun tumaan sa likod para hindi gaano makalat dito. Nandoon yung panel nila. Kasi walang outlet dito eh. Itong buong court na to halos walang outlet. Meron lang isa dun, pero ano na siya, puro kalawang. So ito yung aming boot. Hindi siya ganun kalinis, pero walang mga naka walang mga nakalaylay na kable dito. Makikita nyo pag nilapitan yan dito, walang posibleng sumabit. Mixer ko is Soundcraft 10 channel. Okay lang to para sa mga gantong event. Apat na mic. Pwede to sa projector, sa music source ko, tsaka isang spare. Nakaready na kagad pagka may mga performer. Nakamono lang ako. Tapos yung sub nasa auxiliary. Computer, virtual DJ, tapos meron akong maliit na controller. Okay na to kasi hindi naman ako talaga hindi naman talaga ako club DJ. Kumbaga
pang event pwede na to, basic mixing. Meron akong Behringer na 31 band EQ. Dito yung mid high, dito yung bass natin. Tapos meron akong apat na mic. Meron akong headphones for monitoring, cueing ng mga tugtog. Tapos meron akong ShowArt 2024 DMX. Ang ilaw namin ngayon ay amber white na lumilights, 60x3. Maliwanag yan. 2 per side lang ang gamit ko madalas. Hindi ako naglalagay ng mga decolor na kulay dyan pagka mga regular na program lang kasi sa photo hindi maganda ang kulay niya. Madalas ipapa-white din ng photographer kaya amber white lang madalas kong dinadala. Then kung mga reunion after ng program meron silang mga sayawan, naglalagay ako ng mga iba-ibang kulay dyan. Ito yung aming yung amber white. Hindi ganong kita dahil alas 12 ng tanghali ngayon, pero visible siya sa bare eye. Pag nandito ka actual, makikita mo yung buga niya. Malaking tulong to sa photo para walang shadow sa mukha nila. Okay, tapos na ang setup. Sound check tayo. Para may mali eh. Ito yung mid-high natin na main. Pero hindi yan ang gumagana. Hindi yan ang gumagana. Lapitan natin kung alin ang gumagana. Yan. Yan ang gumagana. Isang FBT na 8 inches active. Dalawa pala nito kaya ang ganito kalaking venue. Okay. Taas natin ng konti. Pagka ganitong Muslim wedding, huwag kayong kakabahan kasi halos pareho lang. Sa reception nila, halos pareho lang. Nagbilin nga ng music ito, tatatlong piraso. Ano din na, ito yung mga usually din na ginagamit sa wedding. Dito kasi, mangyayari niyan, ceremony reception, dito na halos. Isang venue na, dito na lahat. Ang ceremony nila is more on nagsasalita lang yung mga leader nila, parang sinesermonan yung mga ikakasal. Then after noon sa ceremony, as is lang, kagaya nung mga usually na wedding reception natin, either Catholic or Christian wedding, same lang. So, hindi pa nag-start. Although 1 PM na, may konting mga bisita na. Waiting na lang kami na mag-go signal sila. So, for now, chill music lang. Kasi may mga nagkukwento ang mga bisita doon. So, pagka ganito, hinaan nyo lang. Tsaka, hindi kailangan yung mga may ingay na kanta. Mga mellow lang, love songs, ganyan. Kala ko may program. Puro ganyan lang. Puro photo lang sila. Mas priority nila yung photo. Wala palang program yung reception nila. So, mukhang ganito na lang.
picture-picture lang sila. Then, play lang ng music. Uy, ana. Mag-Jollibee lang kami. Hindi napakain lahat ng supplier dun sa wedding event natin kanina. Ang book number of packs nila ay 150, naging 280 daw. Kaya maraming hindi nakakain, including suppliers. Pag sa akin, pagka direct ko yung kliyente, pagka hindi kami nabigyan ng pagkain, may additional charges kami siyempre kailangan ng supplier na makakain. Pero yung kanina, since yung caterer ang kausap ko, even sila na caterer hindi nakakain. Eh, okay na lang muna, pinalagpas ko lang muna. Pero pag sa akin direct client kasi pinapaliwanag ko yun na kailangan may pagkain ng suppliers. Okay, so hanggang dito na lang itong vlog natin for today. See you again next event.